mga kuya, mga kasabong, no. Bali, itong i-share ko sa inyo ngayon, ito yung sikreto ng pag-control ng moisture o yung humidity sa loob ng ating mga room, ng cockhouse, ganun. No? Importante po kasi yan para makontrol natin yung body moisture ng ating mga ng ating mga manok. So, paano ito? Paano ito? At ano ang mga kailangan? So, ito mga sir, ganito lang yan. So, kailangan nyo ng tawag nito, hygrometer. Itong nasa babang numero, yan yung hygrometer. So, merong mga ibang digital na hygrometer na tinatawag na nabibili sa Lazada, mga ganon. Nasalaga mga 500 lang naman po yun, yung mga ganong brand. So, ito kasi ito, industrial. Kaya medyo mahal po ito eh. Nasa 5,000 po yung bili namin dito. Tapos, meron ding magandang klaseng brand, yung analog, yung parang Hyacinth na tatag na brand, made in Germany. Okay din po yun. No? Tapos, ito po, temperature. Sa temperature, hindi naman masyadong sobrang sobrang importante pagdating sa cockhouse, kahit na ano. Wag lang aabot syempre ng mga 40 plus 50, syempre may ano yun, mainit na yun. So, kung nag-average lang hanggang, usually, pag aircon, hindi naman lumalagpas ng 32 yan eh. Tapos, pag, ano, hindi naman bumababa ng 16. So, mga ganun lang yun, sir, no? Ngayon, ito, halimbawa, ito, kaya sinasample ko ngayon, nandito ako sa loob ng sasakyan. So, kung paano kukontrolin yung moisture sa loob, yung relative humidity na tinatawag. Tingnan nyo, napakababa, di ba? Kasi naka-aircon tayo ngayon. So, 39.94, bumababa pa, 93. Yeah? Kasi, pag sa aircon cockhouse po tayo, ibig kong sabihin dyan, dry ang hangin. Kasi sinisip-sip ng aircon mismo yung moisture sa loob ng room. Ngayon, paano ang gagawin mo para mapataas ng konti? Yung iba, di ba? Naglalagay sila ng tubig para daw medyo may moisture na konting inihigop yung aircon. Totoo rin po yun. No, ngayon, kailangan mo ng hygrometer para mamonitor yung kinakailangan mong relative humidity. So, ito pong sikretong to, sa totoo lang, aminin na po natin, marami pong hindi nakakaalam nito. No? At ito'y napaka-importante kung ayaw nyong tagasan po kayo sa oras pagka nandun na po kayo sa taas. No? Kasi pag kayo'y, alam nyo na, nandun sa taas at nagkaliparan na, mabilis po tumagas pagka wet po ang body moisture. Nasa wet side ang body moisture. So, yun po. Hindi ko masyadong alam ko, naiintindihan nyo naman yung sinasabi ko kasi alam nyo naman si YouTube. Medyo mahigpit yan eh. No? Ayaw nating mag-ano ng mga salitang pwedeng alisin ng YouTube na naman itong mga upload natin. Kasi tinutulungan ko kayong mabuti para mas ano, kasi lalagay natin sa YouTube to, no? Tinutulungan ko kayo na para kayo'y makapaghanda ng mas maayos. No? Tsaka mas nandun kayo sa magandang record parati, no? Sa inyong mga show. Sa mga show po natin. No, ngayon ito po ang isa pang ano. Ngayon, syempre pag inya ulitin ko, no. Pag nasa aircon kayo, bababa yan, sinisip-sip niya. Kaya kung halimbawa ang mataas ang humidity sa loob, halimbawa nag 80, 90, ganun, buksan niyo lang yung aircon niyo, todo niyo. Hihigupin po ng aircon ninyo ang moisture sa loob. So ito, tingnan niyo ha. Paano? Ito nasa loob ako ng sasakyan, aircon to. Ano yung isang halimbawa na gagawin nyo? Ito sir ha, mga sir, mga ate, kuya, tingnan nyo ha, nasa ngayon 38.9, no? Bubuksan ko po yung pintuan. Bubuksan natin yung pintuan. Pag binuksan natin itong pintuan, mapapansin nyo, tumataas siya agad. Nag 39.7, 39.8, nakikita nyo po, ayun, nag ano na, 41 na agad, ang bilis, di ba? O, 42, 43, 44, ang bilis, di ba? Ano pong ibig sabihin niya? Sasarang ko na, kasi patuloy naman yan tataas hanggang sa makuha niya yung moisture ng paligid na dito sa labas.
minutes, no? O, sasarang ko muna ulit. So, ang bilis niya, nag-42 na siya, oh. So, yan, bumababa siya ulit nung sinarang ko. O, 41 point. Ibig sabihin, kasi mabilis po to, dahil tong gadget natin to ay, ano to, pang industrial. So, kung ano yung moisture sa paligid, talagang actual niyang kinukuha. So, anong ibig na itong sabihin? Yung gusto kong ipaabot. Pagka masyadong dry, buksan nyo lang ng konti yung pintuan, yung bintana ng inyong aircon cock house, no? Yun po, magkakaroon yung moisture galing sa labas, yung galing sa labas ng hangin, yung moisture po nun, papasok po sa loob ng room nyo para ma-maintain po yung moisture sa loob ng room o yung relative humidity. Yung relative humidity na tinatawag, yun po kasi yung moisture ng hangin. So, bakit ko sinasabi yon? Bakit, anong, yun nga, anong importansya? Kasi po, yung manok natin, pagka dry po ang paligid, yung moisture ng katawan ng manok po natin, hinihigop po yan. Hinihigop po ng surroundings. Kung nasa dry room kayo, nabawa ganito, ayun, bumaba na naman, no? 37.9. Kanina, na 42 na, di ba? 43 pa yata. So, pagka sobrang dry ng room, yung mga manok natin, higupin na po yung moisture na naiiwan sa katawan nila. Yun po yun. Kaya minsan, yun yung sinasabi nilang, sabi nila, na sobrahan na sa pagka-dry. Kaya parang, parang sobrang naging magaang na, tapos short na. Short na yung mga binibigay ng ating ano, no? Hindi na maganda yung stretch, short na siya. Hindi na ganun ka-flexible. So, wala nang moisture sa mga muscles. So, yun po yung sikreto na kaya kailangan meron kayong hygrometer at kung paano, isang halimbawa po yung pinakita ko sa inyo, isang halimbawa, kung paano mag-control ng moisture or ng relative humidity sa loob ng cock house. So, yun po ha, mga kuya, mga ate, sana po nakatulong po sa inyo to. So, maraming salamat at patuloy tayong mag-share sa inyo na ika-i-improve po na ating lahat. No? So, yun po, nandito po ako para po unti-unting tumulong po sa inyo kung ano yung mga para lumago yung industriya natin, lalo na kahit na ganitong pandemic. So, yun lang po, maraming salamat. Bye-bye, mabuhay kayo lahat. Bye-bye po.